Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Francis Vlog. This is me, Francis De La Cruz, your seaman vlogger. For today's video guys, papasokin natin yung ballast. So ngayon, magbabalast ano kami, annual inspection para sa ballast namin. So tara, samahan nyo ako. So guys, nakikita natin nyo kung paano siya gumawa ng port peak. Ang tank, ballast. Hi! Kaibigan, totoo nga bang butas o nabutas ang barko sa maikling video na napanood mo? Pero bago ang lahat, bibigyan ko muna kayo ng kaunting kaalaman o idea ukol dito. Para sa dagdag kaalaman mo kaibigan, sa barko may tinatawag tayong balas. Ano nga bang balas at saan ginagamit ito? Ang balas ay ginagamit upang mabalanse ang barko. Ito ay fresh or salt water held in the ballast tanks na tinatawag nating ballast water, and it used to provide stability and maneuverability during a voyage when ships are not carrying cargo. Mayroon tayong dalawang operation when in terms in ballast. Ito ang de-ballasting at ang ballasting operation. Ang de-ballasting operation, ito yung pagdi-discharge ng water ballast na nanggagaling sa ballast tank papuntang dagat. At ang ballasting operation naman ay ang paglo-load o pagta-transfer ng water ballast na nanggagaling sa dagat papuntang ballast tank ng barko. Ang ballast water discharge na nanggagaling sa barko ay may negatibong epekto sa ating marine environment due to the multitude of marine species na mayroon ito, tulad na lamang ng bakterya, microbes, microorganism, at invasive species. Ano nga ba ang invasive species? Ito yung mga animals, plants, microorganism na nanggagaling sa ibang region ng mundo that don't belong in their new environment. They can be introduced to an area by ship ballast water, accidental release, and most often by people. Invasive species can lead to the extinction of native plants and animals, destroy biodiversity, and permanently alter habitats. Upang mabawasan ang negatibong epekto ng ballast water discharge sa ating marine environment, nagkaroon ng tinatawag nating ballast water treatment system na ang pangunahing layunin ay alisin ang mga invasive marine species, mga bakterya, microbes sa ating ballast water. Para sa iyong kaalaman kaibigan, ang barko na nasa video ay hindi totoong nabutas. Ito ay sinadya at parte ng ship's design para sa isang mahalagang operasyon, ang de-ballasting operation. Sinadya itong butasan upang dito lumabas ang ballast water na nanggagaling sa ballast tanks. So now, you know. Ito ang ating ballast tank na aming pinasok upang isagawa ang annual inspection. Dito namin inspect or i-check ang condition ng aming ballast tank. Ano yun? So nasa loob tayo ngayon ng ballast tank. Ayan ang itsura niya, yung makalawang. Okay, socket na tayo. Anong mas okay? Dito. Walang ano, malinis lang. The best in the West. Sabi mo niya, kailangan may buong ito. So lahat naman pangyo, binabasa na sa kontrata niya.
Kaya nga binagsagal ng tapos ng tapos. So yun guys, hanggang dito na lang tayo. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and like my YouTube channel, Francis Vlog. It's me, Francis de la Cruz, your Simon Vlogger! Now lick it good, lick it. Just like you should.